aming malugod na pagbati sa inyong lahat. Ang ating masasaksihan ay isang dokumentaryo na matiyagang hinimay ng samahang pag-aaral ng Computer Engineering Management Technology na nauukol sa ilang bagay sa buhay ng ating direktor na si Josepina Macarubo. Ang aming taus-pusong pasasalamat na rin kay Ms. Macarubo sa kanyang pagpapaunlak na mabigyan daan na magbigay pagtanaw sa mga achievements niya sa buhay at karir na naging pamantayan niya upang marating niya ang kanyang kinilalagyan sa ngayon. Magsilbing panuntunan natin ito sa nagnanais ng mga kabataan na maging matagumpay sa kanilang mga larangan na gagabay sa isang masagana at matagumpay na hinaharap. Ang aming pasasalamat sa lahat na may mahalagang kontribusyon sa pagbuo ng dokumentaryong ito. Alam niyo naman galing akong Taguig, di ba? So I've been... Kasi baka hindi niyo kasi naintindihan. We are faculty members. Okay? As faculty member, you can be designated. Pag sinabing designated, at the pleasure of the president. Anytime. Pero pag faculty member, ano na yun? Yun na yung position mo all throughout sa pansa civil service. Pero pagka-designated, it has to be at the pleasure of the president. Ibig sabihin, kung gusto kang i-appoint, di i-appoint ka. Kung naniniwala sa inyong president, di i-appoint ka. So siguro, I would like to think na kaya ako naging director, it's because of my experience, because I've been a designee for 18 years. I started at PUP Santo Tomas. I stayed there for 3 years. And then I went to Taguig. I stayed there for 15 years. After that, nagkaroon siya ng gap na 1 sem before I was assigned here. Ibig sabihin, after Taguig na 15 years, na-revert. Ibig sabihin, naging faculty, full-time faculty ako. Wala akong lack administrative position. Tapos, the second sem, first semester, wala akong administrative position. The second sem, yun na, in-appoint ako dito. My farmers, mahirap lang kami, actually. Ako nga, napaaral lang talaga ako ng magulang ko up to elementary. Ilan po ba yung magkakapat sa... We are 9. Namatay yung isa, kaya 8 naman kami. Ilan po kayo? Pangatlo. So, after my elementary years, I started first year, doon pa rin sa provincial na scholarship. After that, tinatigil na kasi wala na kaming pera dahil that time, yung sister ko is a graduating student dito sa Manila. And hindi na siya pwede mag-student kasi stop. So, gustusan namin lahat yun, so I have to stop. Nung tumigil ako, I went to Manila and work. Tapos, tumigil ako for a year. Pagkatapos ng 1 year, I have to continue with my high school. Pinaaral ako na ng habang. Ano po yung provincial? Katulong ako sa bahay. I became an adult dito. Tulong for 7 years. 7 years kasi nag-college na ako nun. Although hindi ganun na yung trabaho ko, I only supervise. Kasi yung naging amo ko dun is single parent. Kaya inalagaan ko dun 5 bata. 5 bata, lahat ng pangangailangan nila, ako pati lang, pati sa eskwela, pati yung mga assignments nila, ako nag-aayos na. Pati pag tinawag ng guidance ko, ng school, yung parents, yung white card, ako yung kumpa kasi single parent na yun, babae siya. Siya na naghahanap buhay, wala siyang time. So ako yung gumaganap. And they're all professionals na. After my katulog days, nagpatuloy pa ako dahil, hindi, hindi dapat ako papasok ng tayo. Kasi syempre wala akong pera. Para sa ino, mahal lang yung babay na tuition fee. Tapos one time, sabi ng classmate ko,
luckily, kasi, pag mataas yung grade mo, pwede ka nang hindi mag-entrance. I think 85 lang nun eh, kung hindi ako nagkakamali. 85 lang nun ang high school grade mo. Pwede ka nang pagbigyan pumasok. Parang ganun. So, in short, nakapasok ako sa PUP. Pero, I finished up to first year, second year, nag-OJT na ako, hindi na ako pwede magkatulong, wala na akong oras. So, iniwan ko yung aking amo. Ang ginawa ko, naganap ako ng ibang trabaho. Nagiging tutor ako, private tutor. Para meron akong pamasahin. Ano po bang course yung kinawa niyo po sa PUP na? Bachelor of Science in Commerce, Major in Economics. Yun. Nag-tutor ako, yun ang source ng allowance ko. Tapos tumira ako sa kapatid ko para may pangkain ako. The rest, bala na ako doon. And then, after my being a tutor, nag-student assistant ako sa PUP. Eh, pag-student, excuse me, yung bayad naman yun eh. Student assistant. Eh, meron na naman akong source of income. Tapos, after student assistant, hindi pa ako gumagraduate, nag-ano na ako. Naging empleyado na ako ng PUP. Bago ako gumraduate, meron na akong plantilla position. Ewan ko kung naintindihan yung plantilla position. Ibig sabihin, permanent na ako sa gobyerno. Kasi meron na akong civil service exam. Pag sa gobyerno kasi, sa admin, pag wala kang civil service exam, hindi ka pwede magkaroon ng permanent position. Ayun, then, before my graduation, meron akong plantilla position. Kaya lang, after my graduation, ano pa ako? Nagtrabaho ko ulit pa ako sa PUP for 2 years yan. Pinag-isipan ko kung dapat ako magpatuloy sa admin bilang empleyado or magtuturo. And then, noong 1980, na-desisyonan ko na magtuturo ako. Gusto ko magturo. Doon ako nag-umpisa magturo. So, 1980, hanggang 1994, nasa Maine ako, College of Economics. 94 to 97, nasa Santo Tomas. 97, 2012, nasa Taguig ako. Tapos di ba dumating ako dito, October 2012. Ayun ang ano ko sa buhay, kung paano ako nakapag-aral. Mahirap kami talaga. As in, hindi naman dahil tapat yung magulang ko, I have to emphasize that. Nagkataon lang na marami kami. Hindi naman sila, hindi naman dahil karami yung lupa na. Plus the fact na yung lupa hindi na naging fertile dahil natabunan ng Cagayan River. Oo, pinahak na. So, actually, isang lupa namin nakain na ng Cagayan River. Kaya hindi na siya masyadong productive, hindi na enough for us. Kahit yung mga kapatid ko na nandito na din. Di ba galing ngayon sa tubig siya? Paano yung isip pumuntang Maynila? Naisip ko pumunta dito kasi kailangan makatapos ako eh. Masama ang loob ko actually nung pinatigil ako. Alam niyo bang literal na itinaga ko sa bato na kailangan makatapos ako ng pag-aaral? Literal yun na nabungi yung bolong. Dahil sabi ko, yun lang pag-aasa na para umayos naman yung buhay kahit papaano. Eh, totoo naman yun eh. Alam nyo kasi, education is the best social life. Sa katulad natin may hirap, yun na lang pag-aasa natin para makaawon sa buhay. Hindi ka man sinasabing mayaman kang ngayon. Hindi naman. Ano din? Tama. Yes, naalagaan ko naman yung kahit papaano nanay ko. Ano? Yung mga magulang niyo po, bali, nasa probinsya po kaya? Hindi, nasa akin yung nanay ko. Yung tatay ko patay na. Tagal na 1987. Bali, saan po kayo umuwi ngayon pag galing po kayo niya? Diyan, sa Adelina, Binyan din. Ah, meron lang po yung bahay dito? Oo, may bahay ako sa Adelina. Yung dati yung nasa Maynila po kayo naka-assign? Saan po kayo naka-assign? Ay, marami akong tinira doon. Tumira ako sa Paco.
tumira ako sa Pasig, tumira ako sa Pasay, tumira ako sa Quezon City, dami. Tumira ako sa, doon malapit sa UP, nung mag-aaral ako, nag-board ako, UP Santa Mesa. Marami siyempre ako tinira. Magbilang isang naging POP ang kayo, ano po ba yung naging pamantay lang para atin pong narinig na dokumentaryo, marahil po ay marami tayong natututunan sa realidad ng buhay, na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng ating mga pangarap, na ang lahat ng ating mga pangarap ay maaabot natin basta tayo ay magsusumikap, magtsatsaga upang makamtam natin ang hinahangad na pangarap. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Jason Macraeg, sa ngalan po ng mga bumubuo ng dokumentaryong ito at ng CEMT 21 of PUP Binyan Campus. Kami po ay bumabati ng isang magandang araw sa inyong lahat. It's so